Di ba naging problema nga natin yan na gustong ilipat yung ABC na pinagkaloob ng GP party list pero hindi mailayo sa San Patricio kasi nabang nga doon sa walang TOA. Kaya sa akin lang, yung requestan natin, huwag na dyan, doon na tayo sa may lupa tayo. Kids, medyo na tayo na ano, kung saan tayo may lupa talaga na maluwag. Kasi marami pa tayo kung gagamitin din dyan eh. Hindi, ako hindi po kontra na hindi yan dito sa kanya. Ang sabi ko lang, hanapan natin ang ibang site. Hanapan naman natin ang ibang pricing dun sa, doon naman natin ang ibang program po. Para hindi na maura-urata dito. Yan ang po, walang yan. Pwede sa regenerate na sa
Subuan meron pa rin. Pag ganyan yung dealer, bigyan mo ang ID, sino mga kontraktor niya? Tumalan ako sa dealer. Pero may name ka ng kontraktor? Yung iba sir, si... Iba iba? Spice, yung iba si... Beyonce, Beyonce Rivers. Sige din, para kapabilis po tayo at alam mo na iba na may name ng kontraktor. Kwanto siguro kung gusto yung makuha yan kung mga contractors natin, may back-office ba? Ayun, yun na lang. Bigyan mo na lang kami ng contractor, yung continuous project na ginagawa ngayon. Dito na po yung mga secretariat po natin. Saan? Hindi. Wala po kayo. Wala ka ba ng pagkakaroon? Meron naman po, pero mas comprehensive po kasi yung list na niya. Sa kanya, para hingin mas. Sa kanya kami kukuha, pero yung sa itong pagpapasitin sa contractor. Hindi naman po, kasi luwala po ng giving niya sa akin. Pero ito gumagawa ng plan? Sa, yes sir. Hindi ko sa mga pigla mo po? Ito yung office niya po. Pero sa mga ginawa ng plano, na magkaroon na ng resulta, mayroon pa rin sigurado. Kahit na rin po muna lang, yung talagang nalalaman mo lang sa kapag lang na gumunga doon sa ginawa niyong proyekto. Kailangan din nila lang, pakihingi lang kami dito sa kumpunyan na bayan. Salamat po. For calendar year 2024 in the amount of 5,922,948 sourced from the general fund surplus to be allocated for various programs, projects and activities subject to existing laws, rules and regulations. Kaugnay po ng urgent measure na ito ay napaunlakan po ang sangguniang bayan sa ating pampanyaya, sa ating pong municipal budget officer, Ginoong L.E.G. Ramos, para po sa kapaliwanagan. Budget, ilan po ba talaga ang general fund pa natin? Kapita? Surplus. Ilan po ba budget ang total general fund surplus natin? Or hindi po exactly sa akin kasi magagaling po kay accountant talaga yung video. Pero ang info ko po is around 78,599,487. 78? Yes, for 2023 surplus. 2023 lang po yan? Yes po, hindi 2023. Dito po sa may
installation of public market CCTV. Talagang hindi po ba ito specific kung ilang piraso, ano yung mga plan? Talagang in general po siya, 800,000. Ayan po yung pinaka-brief description niya, sir. Yung kasi yung pinaka-detailed, wala pa akong copy. Ah, wala po tayong idea kung ilang camera ito. Kung paano po siya, kung ilang camera, ilang ng recorder, gano'n. Opo, kasi sa part ko ng sagot yan, medyo napakahirap naman pong a-approvehan namin ng yung pala, apat na camera lang to. Yeah. Actually, request ko rin po yan for my reference. Kaya lang po, as of now, wala din akong copy ng specific estimate po ng CCTV kung anong specifications po ilalagay nila. Isa pa po, Madam Chair. Additional fund for fuel, oil, and lubricant, Mayor's Office. Upon reviewing po the 2024 budget ng Mayor's Office, tama po ba 9 billion ang allocated budget nila for fuel and fuel, oil, and lubricants sa Mayor's Office? 9 million? Check off your records at point. For the exact, sir, ang total appropriation natin including supplemental budget, 8.5 million. Kung i-add po yung huling supplemental po sa Mayor's Office sa lubricants and oil? Actually po, kasama na po. Ang proposed sa annual budget natin is 9 million. Then, disapproved po yung 2 million, so 7 million. Then, ang additional of 1.5 million supplemental budget po. Ang total po, 8.5 million. Tama mo ba yung pagkakaitin ko na pag humingi ang opisina ng supplemental, ubus na po yung pondo? Okay. Tama rin po ba yung pagkakaitin ko na once na humingi ang opisina ng supplemental, ubus na po yung allocated funds na yan? Either ubus na po or paubus na. Kasi pwede po natin i-project eh. Upon the consumption, kung magkano po yung nagiging consumption natin every day, every month. So, mapoproject naman natin kung kukulangin until December. Wala ba tayong data kung magkano na lang ang natitira? Kasi, upon computing ko, simula January up to August, 8 months, 8.5 million. So, Office of the Mayor po, nagkukonsume ng 1 million per month ng gas and oil. Kung i-divide po natin yung 1 million sa 30 days, nagkukonsume po ang Mayor's Office ng 33,000 a day of gas and oil. Hindi ko lang po alam, sir, yung exact. Pero as of August 19 po, ang obligated balance po is 3,489,479.67 exact. Obligated po? Obligated balance po. Yan obligated po yan. Hindi ko po alam ha, pero kasi kapag sa simple pagkakaintindi kung ano, kapag ang opisina humingi ng supplemental, yun nga po sabi nyo, it's either magkukulang sa projection nila or wala na. Kung yung 8.5 po is naubos na within the span of 8 months, it is 1 million a month of gas and oil. Kaya hindi ko po makita yung
Ilan mo ba ang sasakyan sa mayor's office? Baka may idea po kayo. Hindi ko po alam, sir. Yun lang po, Madam Chair. Gusto ko lang po may point out na compared to Vice Mayor's office, ang allocated budget lang natin is 1 million. Sa Mayor's office, 8.5 million. Gusto ko lang po i-point out at bigyan lang po ng pansin yun. Yun lang po, Madam Chair. Yung 64 po yung ating salary adjustment for our first tranche. So, ang computation po natin is 5 months. Dito sa ang kakaroon po ng adjustment with the salaries and wages. So, percentage po kasi yung hazard pay. So, definitely madadagdagan po yung year-end bonus natin kasi mag-adjust po yung salary and wages natin. Yung contribution for retirement and life insurance, yung GSRS, at saka yung PhilHealth contribution. So, mga percentage po kasi ito, pag tumaas po yung sahod, so yung contribution, tataas din. So, para po sumapat yung appropriation natin until December 31 para doon sa salary adjustment. Ito po yung mga amount for supplemental natin. Doon sa salaries and wages po natin, 2,037,200. Doon sa hazard pay, 132,666. Doon sa year-end bonus po natin, 407,440. Doon sa retirement and life insurance premiums, 244,592. And then, PhilHealth contributions, 51,055. Ito po, Sir Eli. Salary adjustment dahil doon sa salary adjustment, hindi po tayo nagkaroon ng pagkukulang or differential sa salary dahil sa bilang ng employee. Mga din sa liga. Hindi, sir. Pertaining po sa permanent kasi itong account. So, kung kasi, although meron tayong mga vacant positions, so, dinetermine na po natin common lahat kung ano yung magiging adjustment. So, if ever man po dun sa total na magiging PS appropriation natin, meron hindi magagamit. So, magpupunta din naman po yan sa savings. So, legally speaking, ito pa yung compliance sa binaba ng national na salary adjustment. Yes, sir. Ito po kasi yung labas na computation pagka yung pleasure natin first class na. Hanggang December po yan. Okay. Ito naman ay nabasa na po ng Sanggunian Bayan ng binaba ng Presidente Marcos. Yung pangalawa po, nabanggit niya yung consulting, yung sa installation of public market CCTV, hindi po naka-specify. Sa pagkakatanda ko po, yung tatay pa po niya nakaupo ng si Consul Pap, Gear Papros, na nire-request po namin na yung mga ganitong request na supplemental, maaaring ma-itemize po sana or nakalagay po yung rat o yung item. Ano na ito po namin sa napumunta yung 800? Kasi kung iisipin po ng 800, parang ilang CCTV to, parang mga nakaraan may request na water dispenser, ganitong halaga, kinustion namin siyempre. Although na-explain po yun, na-aprobahan. Ito namang sa CCTV, maganda po ito na malagyan natin. Kaso 800,000 para sa CCTV lang ba ito? May mga nagdagan ba na technical equipment na kailangan? So, pag hindi naman po ata CCTV lang ito, may mga monitor pa na kailangan, yung mga kable. So, maganda po sana naka-itemize para nakikita po namin na hindi lang yung camera yung ibilin na kinakailangan ng ganitong halaga. Tapos nabanggit din po ni Consul King sa fuel and lubricant. Ito po ba ay sigurado na up to December o end of the year na itong request na additional fuel? Kasi nung makaraan din na taon, humapit yung humingi yung opisina ng mayor's office ng dagdag fuel. Tinanong namin, hindi lang yung item na yan, tinanong namin kung sapat na ba ito hanggang dulo ng taon, umuo sila, tapos maya-maya may request na naman. So ito po ba, tatanong ulit namin,
itong hinihingi ko ba na additional fuel, ay sapat na ba ito hanggang dulo ng taon? Sabi ko nga sir, yung po kasing estimate o yung claims, inaagali po sa end user. So, definitely sila po makakasagot kung ito na po ba ay hanggang December na po talaga. Ano lang po, clarification po yung sa Sanggunian Bayan. Mr. Secretary, ano po yung amount na request natin na supplemental ng fuel natin? 500,000 po, Monsi. So, ang nakalagay po dito ay 250,000. Katulad ng nakaraang request namin na sa training seminar na 1 million naging 200,000. Yun po muna ako nag-check. Sir, tanong pa lang muna dito sa supplemental. Yung supplemental mo, kaya tayo nagsusupplemental, tama ko, pakicheck na lang mabito. Kasi kakapusin tayo or kinakapos na tayo. Kakapusin. Sa dalawa. Diba? Kaya ito nagbubunga ng supplemental na binababa niyo dito. Tama na. Ngayon, kung gano'n ang pananaw po natin binang kayo po budget, kasi kayo po makaka-estimate na ayon sa report ng mga head department. Kung sakasakali na may estimate mo itong pagbaba at kinakapos na, sa iba magagaling o sa mga head department? Actually, ang claim po, magagaling niya sa mga department here. Yeah, sa head department, ikaw ang check naman kung kakapusin. Kung ayon sa report nila, na kung kakapusin ang mayor's office sa gasoline, i-report siya para ipababa mo, ikaw naman ang papaliwanag dito na ubus na talaga ang ganalat na pondo doon, or mauubos na. Magbe-base lang po ako doon sa history, no in-obligate. So, kung i-check nila sa akin, bibigay ko yung balance ang obligated as of today. Ngayon, kung magkakano po yung kanilang consumption everyday, so hindi ko po alam sa'yo kung magkano magiging consumption nila everyday. Dito sa consumption, ang sinasabi ko lang, kung paano nagmumula na napag-uusapan itong usapin na nandito sa ating baba na supplemental. Doon pa lang po ako nakakakuha ng general. Ang kinukuha kong matanong dito, ibig sabihin, bago po ibaba ito, napag-aaralan po ito. Hindi naman bababa ito nang hindi nyo napag-aaralan agad eh. Kung bakit kayo tinukulang or bakit kailangan ng dagdagan agad sapagkat estimated nila nakakapusin. Sa mga department po kasi magano po yan maglalabi or magsasabi po yan na kapag makukulangin itong fuel and lubricants, pwede ba tayo mag-supplemental? So kung sasabihin na ganun, tatanoyin ko lang. Kakasaba o hindi. Siyempre, kung sasabihin nilang hindi kakasya at mayroon tayong savings o mayroon tayong pagkukahanan ng savings, then yung approval po kung yun ay isusuplementary hindi, siyempre po nasa local judiciary. Yun nga yung sabi, kaya nga binababa dito. Kaya lang, hinuhugot ko kasi yung kung paano nagmumula itong mga supplemental na laging bumababa. Yun lang sa akin, kumbaga, bakit ba kayo laging nagbababa samantalang budgeted naman, estimated na sa tagal nating nanunukulan dito, dapat minimal lang ang pagsusuplemental. Kumbaga, katulad nitong sinasabi nyo, itong biglaan, ako, hindi naman ako bang dito sa salary adjustment, talaga namang tumaas ang singiling, ayon sa national, dagdagan ang bayad sa Pinal. Kaya, ito, sinusuplemental talaga, kasi wala naman dito sa plano. Hindi po agad na iisip agad ng municipio ito. Kaya, wala, ako, hindi ko inano, isang question na magtanong ko dito ng malawak. Ang sa akin na, kaya ako tinatanong, katulad itong CCTV, sigurado to, bago po dumamo po sa inyo to, inisip po ito ng market supervisor na ibinigay sa punong bayan at pinasabi sa inyong budget kung may pagkukunan pa. Ito po pwede. Yes, sir. Tama? Tanong dito, dumako sila sa presyo na 800. Dapat na-expect sila dito. Ano ba yung kukuha niyo CCTV? At ilan? Imposible naman, bigyan niyo ako ng 800, ako yung market. Bigyan niyo ako 800 para mabili ko CCTV. Ang tanong dito, wala po bang
binibigay din sa inyo na specs or kung ilang camera bago po natin itala dito sa supplemental. Dapat kasi pag bumababa na po sa amin, hindi ko po alam ha, pero personally ko, pagkakala po, pag binabaya na supplemental sa amin, dapat ready na ang papel. Ibig sabihin, oh, si market, ito, nakakompute na po akong ganito. Bakit biglang si CCTV samantalang pinaplano? Hindi po, kasi doon sa budget po natin, meron na pong nakaalat doon, nagamit namin, kinapos ngayon, kaya humihiling po kami. Para bang yun, ibig sabihin, na-itemize sana lahat para hindi ganun kahirap yung pagtatanong po dito ng isang sagot yung bayan. Kundi babasahin na lang namin na naisip ng supervisor market na kinapos sila, gusto na ituloy sa CCTV, ito yung hinanap ng specs. Kasi hindi ka lang mag-aalat dito agad ng budget, agad di mo alam kung ano yung kukunin mong camera. At ilan? Yeah. Meron ba silang sinagbit sa'yo? Actually sir, wala pong sinagbit na specs. So yung amount. Which is yung amount po nito, before ko i-supplemental kasi, dapat nasa approved AIP. Which is approved din naman natin yung AIP worth 800,000. So approved po na sanggunian din po yun. Pero nasa AIP po natin, annual investment plan, under the market. So nung pinasama po nila to, dahil urgent po itong salary adjustment natin, ibinaba. So pinasabay ito mga to. So actually, naghanap din naman ako ng specs. Bakit ba tayo count ito 800,000? So wala po akong copy. So anong gagawin ko? Antay ko po or hindi naman po pwedeng ako na magtanggal mismo. Baka naman sa akin magalit naman yung department head. So kaya po ito, andito sa atin yan for authorization. Ibig kung sabi, ito ba ipapasa o hindi. Ibig sabihin, wala akong kapangyarihan na tanggalin ito na pag sinabi ko ng specs. Hindi ko po kapangyarihan sir magtanggal ng budget. Ang ano lang po, hanapan ng budget kung ano man po yung proposal. Okay. Ang approval po dito is local chief executive kung isasama ba yan o hindi. Tama, kahanapan mo ng budget, pero hanapan mo rin siya ng specs kung ano yung bibili mo. Hindi lang po, hinanapan ko ng specs kung ano yung bibili sa akin. So, hindi ko po pwedeng tanggalin yun. Kasi hindi ko po kapangyarihan na magtanggal. Ibig sabihin, lumalabas dito, sinasabi mo lang, o sige, bigyan ko yung budget kahit wala kayong specs na ibigay sa akin, okay na? Hindi po, nasa approved AIP na rin po natin ito eh. Oo nga po, ang inaano mo siya. Ngayon po, kung hindi po natin, kung hindi po tayo ano, kasi kaya po dadaan po ito, nasa gunian bayan. Kasi yung kapangyarihan po magtanggal, hindi po kapangyarihan siya, yun, tanggalin. Ngayon, kung gusto po natin tanggalin, kaya po dadaan po sa authorization, nasa gunian bayan, kung ito ba, ikarapat dapat na-approvean o hindi. Okay, ingat. Sige, balik tayo. Ang sinasabi mo, sa amin dapat ang magalit ng pagtatanggal. Tama. Kaya nga namin tinatanong, bakit namin tatanggalin? Kasi nga, sinabi mo, wala nang binibigay na specs. Ito sa rapat, pero pinagitan mo. Di ba? Yes, sir. Yung kasi yung point claim. Kasi, ibig sabihin, kanya-kanya tayong trabaho. Naintindihan mo kita doon. Trabaho mo nga ng budgetan. Sinabi nga budgetan. Kaya lang, isa na doon. Negative ako dito kasi wala naman sila. Although ako ang kuha ng market. Ang inaano ko lang kasi dito, ako chairman ng market eh. Kaya lang inaano ko, dapat huwag namang automatic ko bigyan mo kami ng 800 budget. Dapat bigyan naman din nila yung, ano ba yung klase niya? Ilan ba yan? Lagpas na ako doon budget. I-jump ko na doon sa ibang ano. Sa ibang naka-budget muna. No? Okay, kung sasagun yung bayan na idadagdag na 250. Sino may... So, same pa rin po yan. Sabi nga kanina sa'yo. 500 na request. So hindi pa rin po pwede nilagay. Ako nang naglagay na 250 lang. 250 lang eh. May budget ka lang. Ah, 500 request? Yes. May baba? Oo. Kung pwede pala yan ah. Sino nagbat? O, sino daw nagbat? Wala rin, siyempre, budget na lang. Pero budget, sino nagkukunan? Halimbawa, ang binaba ng isang dunyang bayan is 500 nga. 500,000 ang inang mo. Bakit kaya niyo palang baguhin dun sa loob? Tama ba ako, madagkat 500 po yun? Ba't kaya niyo palang baguhin dun sa taas na bawasan? Ano to? Dalawa lang, isa lang dapat dahilan niya. Wala na tayong fund eh. Kaya medyo bababa natin. Or, sobra-sobra na kayo kasi yung inalot namin sa inyo, hindi niyo pa naubos dahil ayaw dito sa budget niyo. Marami pa. Yeah. Maring may mga ganun dahilan. Magagalit sa'yo kasi sigurado na, check mo budget ng ano. Sabi ko nga sir, hindi po ako yung approving authority. Kung ano lang po yung palalagay doon sa budget, ano pa ilalagay ko? Ganun ba yun? Hindi ba pwedeng... Ewan ba, hindi ko rin kasi ikaw niya na eh.
ba't ko lang, tanong ko lang, hindi mo ba kapangyarihan doon? O hindi ko ba budgeter niya kasi kulang kayo ng dokumento? Wala kang ganung power na. Siguro sir, sa recommendation lang, pero yung approving, hindi ko po kasi, ano siya approving. Dito kasi, ano? Doon, yung po sa executive budget, ang approving authority is the local chief executive. Doon sa approval na po ng budget, local chief executive pa rin po na approve with authorization po ng government. Ang inaano ko lang sa'yo, yung pang-concern na, negative talaga, alam ko naman wala ang kapangyarihan dyan. Pero ilagay lang din natin yan, depende doon sa mag-a-approve na. Parang ganun nangyayari kasi sa'yo. Kumisa naman, binabalansin mo naman na, bawasan niya kasi hindi ka po sa'yo budget. Kumbaga yung idea dapat, kasi sa'yo galing kung galing ang isang concern na, bakit po lalagyan ng gato, walang kulang pa. Yes sir, recommendatory ako sir. Yung recommendation kasi sa akin. Pag i-recommend ko at binisap ko, wala nang magagawa kasi hindi po kayo program. Sige, sige. Now, sige. Madam Chair. Susugod ko ng budget yung sinasabi ni Concerned Obador. Kung ang request ko ng Vice Mayor's Office is 500K, ibinabanga po ito ng LCE ng 250. And knowing naman po na mayroon tayong sapat na pondo, may kapangyarihan po ba kami na ibalik ito sa 500? Hindi po pwede nagbigay siya. Hindi pwede kasi niya. Hindi po. Na-explain po ba ng LCE kung bakit binawasan knowing na sapat-sapat at sobra-sobra ang ating pondo? Na-comment po niya. Thank you. Maganda. Oh, ba't gano'n? Ibig sabihin siya lang sasagot ba niya? Hindi ganito sa pagbabawas ng recommendation? Sino? Ibig sabihin yung, balik ako doon sa, nagpunta tuloy ako sa kasi. Balik ako doon sa, ibig sabihin sila lang ang makakasagot kung bakit binawasan ang 5,000 na naging 250. Sino dapat namin tanongin bakit nabawasan? Tayo ba nabawasan sa sagot niyan? Hindi naman eh. Sino yung merong tamang tao o tamang pwesto na makakapagsagot kung bakit binawasan? Siguro po, approving authority po natin. Ang mayor po. Ang mayor? Yes po. Siya po sa nag-approve dyan eh. Bago mo yung sasubmit yan, approval niyo po yan. So, sasabihin ko lahat yan. Yung amount na to. Ito sa rin yung mga isusuplemental natin. Ibig sabihin, ang mangyayari lang kung lumalabas na ganyan na halimbawa, pinatawag ka namin dito. Eh, budget lang pala din ay magpapaluwang nun mo. Limitado lang. Oo po, pwede po yan. May budget po yan. Parang gano'n lang yung sasagot mo pala sa akin. Yes, sir. Kasi lahat po ang proposal from department head to sir niya. O kaya nga eh. Dapat pala pinatawag namin yung mga head department na nagpapasuplementan. Yes, sir, ang dapat. Para makatanong po natin. Kasi limited lang ang sagot mo eh. Parang kumisan masakit mo sa akin, napipiloso po na rin ako. Hindi ko ba sinabi, ano? Kasi nga, yun lang yung palang tamang trabaho mo. Hindi ko ba sinasabi ng mga na, pag-wishit naman pala, yung pag-dinner mo, bumabalik lang. Kasi nga, limitado nga yun doon sa departamento ng grade 12. Parang dito, sa AX natin, another, kung ano naman po ito eh, tanong. Siyempre, hindi ka naman matatanong. Bakit kailang nag-request ulit ng 1 million samantalang hindi pa nga ngayon ang buhay na rin ibibigay niyo, hindi na tira pa ba ako. Actually, September pa lang ngayon. Parang kalayo pa. Ako kasi ang tanong mo dito, September pa lang ngayon, nagpapatagdag na lang ganito ng budget samantalang noong nakakaraang buwan is dinagdagan na namin ng 4. Parang ganun. Iyan yung tanong na hindi mo kayang sagutin, hindi na? Yung pagpapa-implement po nito po, paano po siya na-implement? At may mga karagdagan po kayong katanungan kasi na biglang lalabas na gusto niyong itanong. Siyempre po, hindi ko po kayang sagutin sa iyo. Hindi po kasi mag-implement nito. At hindi rin po kayo po propose niyan kung bakit kinulang. Kung paano ipinaligay. So, hindi ko rin po kayang sagutin kasi hindi po part nung implementation ko sa trabaho sa business. So, okay, pero paki-elaborate mga balik. Kaya mas maganda po, kung may mga concerns tayo, deeper na concern natin doon sa department concern,
Ipatawag po tayo ng department. Sino ba nagpatawag supplemental? Dapat papatawag natin dito head department sa isa naka-backup lang. Actually, dapat nga magtanong din dito si budget eh. Hingil doon sa, kung hindi yung po talaga yung isang rule, sir. Assistance po ng Sanggunian Bayan, ang budget officer. Pagdating sa kaya, kaya nga nagtataka ko sa susunod ba finance. Ang ipapatawag po natin dito kung ano yung may naka-supplemental dito. Andito ang, sino may hawak? SWD. Tatuwang natin ang budget na magtatanong sa nila kung hindi man sila sumasak. Balance kasi, hindi naman po pwedeng pag sinabi nila ng punong bayan na ganito, susunod na lang din kami. O pag sinabi ng ganito ng punong bayan, ang head department susunod. Hindi kailangan balansin din namin yung... Tama na siya. Kaya, at hindi ko, patuwa ka namin talaga dapat eh. Na hindi limited kasi yung tanong mo dito, pagsagot mo talaga. Kaya sana finance, Linggo, patawag din po natin yung mga na kinakagulang departamento para mas malinaw na pagpapaliwanag. Bagamat maganda po, siguro nga, supplemental, pero for me, parang maaga, tapos September ko lang ngayon. Pero kung talagang kinakapos, paliwanag lang nila eh. Sino ba ang kukontra sa atin? Kaya lang personally ko, parang kinakapos, September pa lang ngayon, nung nakakaraan din ko lang, or 3 weeks ago. Supplemental din kami. Yun lang sa akin. Yun lang po, Madam Chair. Madam Chair, baka nandyan lang naman po sa office yung ating OIC. Desktop. Kasi naka-condim po rito. Baka pwedeng matawagan na rin. Madam Chair, aside from sa SWB, meron di tayong quiz sa public market. Baka mas maganda na idaan mo na ito sa kumitihin para mapatawag po lahat. At the same time, makasama rin natin si budget officer. I-verify ko lang po, Sir Eddie, yung importance ng sa salary adjustment kung ito ba madadili na ilang araw before approval. Mayroon po bang epekto sa salary ng mga empleyado? Yung implementation po kasi natin ng salary adjustment, upon approval po kasi ng approved ordinance natin. So kung kailan po ma-approve, doon po tayo mag-effective. Sige lang ako ah. Pwede naman natin hiwalay ito ko, ito lang eh. Hindi naman natin kailangan hintayin ito eh, para ma-delay yung ano eh. Kasi sisisihin na naman kami dito eh. Bari-bari ako. Oh. Kasi palamang kayo ng palangan dyan eh. Tapos ganun kwento eh. Dami tayo, di ba? Hindi okay. Para natin ito walang paraan budget bilang ito ay budget. Hindi naman natin ito kasi sabi ko nga sir, hindi po tayo kumbisido o may gusto pa natin na mas malalim po na magtatanong din sa mga ibang item dito sa supplemental budget. Di ba pwede naman pong mali sa group o ano yung set aside mo na? Okay. Nasa sa inyo po kasi, ganun din po, gusto namin itemize, hindi to approve kasi hindi siya itemize. Hindi siya nararapat ngayon. Kung ano mo po ng reason kung bakit hindi isasama dun sa approval. Hindi po nagagawa naman po yung sa... Magbabago nga lang. Yes po, magkakaroon po na. Kung ano po kasi magiging ma-approve, yun lang po yung iano natin. Madam Chair, in spirit of fairness po kasi sa department na nagre-request na hindi pa naman natin napapakinggan, gusto din sana natin bigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag sa sakali. Kasi kung i-separate po ito, ihiwalay, tama po ba sir Eli, uulit na naman yung trabaho niya na magsisimula sa meeting, mag-approve ng ganito. Ibig sabihin sir, disapprove pa ba yung item dito? Liban po doon sa salary adjustment, kung lahat ng item is ma-disapprove o hindi mo na ma-approve, then kung kailangan, pwede naman po i-resubmit for supplemental budget po, di ba? Ang pag-sensitive na lang po sa pag-sensitive na lang po, Madam Chair. Sir, ready, thank you sa pagsasagot at pagpapagalo dito ngayon. Halimbawa, sir, ready, budget, yung series number 4, kasi nakasama doon yung suspigal sa kanyang isa, pwede nyo muna tatalakay para ma-approve. Yung halimbawa yung kailangan sa hospital, yung mga x-ray, yung mga ganun. Di ba nasa series number 4 yun? Sa sex? Yung sa kawa? Yung halimbawa lang? Oo, yung asama yung pito sa kayong... Sa meron po.
Meron po kasi tayong supplemental budget number 4 pa na naka-pending. Number 5 na po ito eh. Pending pa po yung number 4. Halimbawa po kung ano yung item doon na pwede natin ipasa, yun lang po. Hindi na po natin isasama yung i-disapprove ng SB. Yung pong ibig sabihin ni budget sa number 5 naman, kung yung salary adjustment lang po ipasa natin. Kasi yun pong dadalhin ko sa sanggunian po ng lawigan for validation. Yung para babalik tayo sa court, at yun naman alam natin na talagang kailangan na itong mga kababayan. Ngayon, naka-separate yun na pwede i-approve na. Isang halimbawa niyo. Bale, budget. Akala ko sinong huli last week doon sa IS. So, kino na sa total na sa inkano na inaabot? Itong taon na to? Sa IS. Kasi usually, every year, nagsimula tayo sa 4-5, biglang tumalun ng 10 million. Tapos, ang ikon doon, may bibigyan kasi sa kamisan sa hindi tamang pinagbibigyan. Nakita naman sa mga picture at sa mga pangalan na may mga mali. Kasama mo kasi medyo malaki na rin yung supplemental. Nasa magkano tayo ngayon? Sa AITS po, specific for AITS po, ang approved sa annual budget po natin is 4,254,174 pesos. Then, nag-approve po tayo ng supplemental budget, 5.8 million. So, ang total appropriation po natin doon sa AITS is 10,054,174. And as of August 19 po, ang balance ang duplicated is 2,985,658.5. Pag hindi nga, isang hinali pa ako budget, estimate ka na sa kulang 5 million, tapos ito supplemental na another 5 million, inaabot na tayo ng 10 million. Eh kung ito ba yung nabibigay ng tama, talagang sa nangangailangan. Ngayon may mga request na naman, na hindi sila 1 million. So, aabutin tayo ng almost 13 million na. Samantalang approved budget, pasa isang taon na 5 million na, diba? Budget. Nung panahon nung 2019-20, talagang doon na napapako, 5, 6, 7. Pero nung pagdating ng 22, 23, 24, nasa 9, 10, 11, 12 million na. Ang kinatungkulang ako sana doon, na ipamimigay ng tama at ng maayos. Yung mga talagang higit na nangangailangan, ang isang nalibigyan. Thank you, Madam Chair. Kasi, liwanagin ko lang po, actually naman doon sa kung na yung question pa naman yung kung approvean po namin. Balik po ako, ulitin ko lang po sa committee po ng finance. Ayon po kay budget, pakitama lang po ako budget kung matatong ako po yung mali-ahal. Ulitin ko po, pwede po namin approvehan dito sa ibinaba niyo supplemental budget. Kung sa tingin namin, kailangan na at kumpleto ng dokumento at tama. Diba? Yes, sir. Oh. Ibig sabihin, kung sa supplemental, dun sa number 4, eh may tingin tayo tama, dapat kasi inaproba na para hindi tayo napependingan, makatulad nga na sinasabi ko na nadagdamay tuloy yung mga ibang sinusupplemental dahil lang dun sa isang may question tayo. Ngayon, kung meron mong hindi tayo gusto, bilang chairman ng finance, pwede mong ipatawag, yan, na sana nga, bago po nila ginawa to, kakibat po kayo, kaparty po kayo ng pag-aaral nila dito sa supplemental budget. Kaya lang, sa lumalabas po, mukhang parang nabibiglagin po kayo bilang committee po ng finance, single po dito, kaya nadidelay dito. Na dapat isa po kayo sa part na nagdidepensa na agad at sumasagot sa amin dito bilang mga konsyen ng bayan. Kaya tingin ko po, Madam Chair, sa ating committee ng finance, yung salary adjustment, tingin ko wala nang problema. Ang tanong ko lang po dito, sa pagpadala ba sa Kapitolyo nito, Sec, babaguhin kasi lahat to eh, kasi mawawala yung kanila eh, yung total budget eh. Tama ba? Paano ngayon ang pagiging proseso sa sanggunian palalawigan? Pwede ba natin? Kasi appropriations ordinance po ito, municipal ordinance po ito. Meron po itong forms. Yung pong LBC Form 8 and 9. Hindi po natin pwedeng bawasan ng
item yun, pag sinabit po natin doon kasama sa ordinance yun, either reject siya or approve siya. O yung item doon, ay ginagawa na po natin yung last year pa, 2022 pa. Pagka meron po tayong hindi na-approve na isang item, edi i-resubmit na lang nila sa susunod. Basta yung form po, hindi kailangan mabago yun. Ibig sabihin, itong ipagdadali natin sa supplemental doon sa Kapitolyo, wala tayong i-erase, pero meron tayong i-reject doon sa nakapasa sa kanila. A-approvean ba ng sagunin palalawigan yan? Apo, ina-approvean po nila yan. Sa bagay, meron tayong naka-record sa atin na yung hindi natin natuwa, kaya hindi din dapat nilang implement. Tama ba ba? Yes sir, kasi po yan, yan po yung parang executive budget na. Executive budget na po yan eh. Ngayon po, whatever item po na ma-disapprove yan, so wala pong magiging appropriate. Hindi na po na function. Hindi po siya pwedeng implement. Yun ang siguro doon sa Pinas. Madam Chair. For comment na po sa August budget po. Items po kasi dito na natanong natin kay Sir Eddie. Yung sa salary adjustment is malinaw ng kasagutan na ito ay national mandate na ating sinusunod lamang. Kaso yung mga kasunod na items, yung public market sa MO, items sa Sangguniang Bayan, sa MSO, meron tayong mga katanungan na hindi masagot dahil sa limited capacity or obligation ng isang budget officer. So isa sa suggestion kanina ay yung kapag meron tayong mga ganitong items ay dapat pinapatawag yung department of firm. Ito po ay duly noted na kung mas maganda nga po sana sa committee hearing yung tumataan at sa regular session ay ina-approve na lang or di disapprove. Pero sa kasunod po yan, dahil nga nandito na rin tayo at nakasanayan din natin or nakaugalian na ganito yung proseso, isa po sa aking gustong imukahi ay for resubmission po yung mga items na may further questioning pa or gustong paglilinaw sapagkat napakahalaga po ng pondo ng bayan. Katulad po ng katanungan natin kay Engineer Galope kanina kung saan nga ba napupunta yung mga programs and projects. Ito po, wala kaming masamang intention. Gusto lang namin maligyan din ng respeto yung department concert kung bakit nakarating sa 800,000. Yun nga lang, as of now, hindi natin talaga pwedeng hulaan at hindi natin pwedeng i-assume na meron ganitong dahilan. Kaya gusto po natin maligyan din sila ng pagkakataon ma-defend, malinawan. Yun nga lang, even the capacity of our obligation and our power here in the Sangguniang Bayan, hindi natin pwedeng gawin yun ngayon nang hindi maapektuhan yung iba. So siguro, na-explain ko naman na malinaw na lahat to, pantay-pantay yung pagsusuri natin. Yun nga lang, mayroon mga talagang urgent, mayroon yung mga kinakailangan ng further questioning. So mamaya po siguro kung wala nang katanungan, ang imumukay ko ay yung approval ng mga items na wala nang katanungan. At Sir Eli, pa-advise lang po yung mga departments na for resubmission lamang, hindi po dine-decline agad ng Sangguniang Bayan dahil binibigyan namin sila ng karapatan na marinig po yung boses at kung dadating yung tamang pagkakataon, tamang proseso, sa komitihin po natin magdadaan para dun sa request din ni Consul Tuning na makausap po yung bawat department na nag-request. Salamat, Madam Chair. Madam Chair, budget last point na lang, ano kasi nabanggit natin kanina yung na-obligate. Tama po ba 3.5 ang na-obligate na or sa 18% sa gas and oil po ng MO? Parang nabanggit na po kanina ng na-obligate na is 3.5. Para hindi na magtagal, yung ang obligation sir is 5,010,520. Yung obligated. As of August 19. Then yung unobligated balance 3.489479. Pag ano pong ibig sabihin ng unobligated? Nagamit na, hindi pa. Ito na po yung na-obligate na sa opisina for payment. Hindi ko po alam kung bayad na, basta po na-certify ko na po ito na may existing appropriation. So kung lahat po yun, inaibayad na, so hindi ko po alam kung
hindi ko po alam kung na-checkahan ni Tres, dumaan na rin ba kay accountant. Ito pong mga figure dito, ito po lahat, yung na-certify ko lang na amount na exist, may existing appropriation. Pagka ganyan budget, $5.5 ang obligated, tama po? Yes, sir. $8.5 ang budget niya. Paano ko kaya ang NCE rin po ba ang nag-certify na 1 million ng kailangan ng additional? Siya rin po ang nagsabi. Yes, sir. At naka-attach po yung kanya. Pwede namin bawasan to. Hindi namin pwede yung tagtagan. Yes, sir. Nasa yun po. Yun lang po, madam po. Last na po. Last point. Pasensya lang, sir. Gusto ko lang, budget, gusto ko may koka ba kung ilan pa kalamit ipan na? Para malaman na din na. Sapagkat, alam naman natin yung panahon ngayon. Check ko lang, sir. So ang total na 5% LDR refund po natin is 24,555,120. So ang QRF po natin dito is 7,366,536. Ang QRF, yeah. Quick response fund. Pakiulit po. Quick response. Ang QRF natin na quick response fund 7,366,536. Then yung mitigation fund po natin, bali ang total po kasi is 24,555,120. Yung QRF budget, di ba sabi, wala pa silang naggagalaw dito? QRF, sir? Oo. Saka lang po natin pwedeng gamitin sa real pag may state of calamity. Ano yung pwede tayong mag-advance, di ba? Prepare sa sa mitigation fund, sir. Pwede yung 70%. Pwede tayong kumuha doon yan? Program na, sir, yun. Naka-program po lahat yung mga activities na rin. May specific activity. Pwede tayong wala pang calamity. Pwede tayong program, sir, yun. Ipoprogram mo pa bago. Naka-program na po yan. Approved na po yan. Kaya, di pwede bumawas na sa QRF. Hindi po natin pwedeng gamitin hanggat walang state of calamity yung QRF. Kahit sa pag... Declaration. Oo, sir. Pag walang declaration ng state of calamity... Sorry, akala ang pagkakalam ko sa QRF na nagalik kung ikaw ay maghahanda. Halimbawa, may... Meron tayo... Mag-impacting, mag-impact eh. Meron tayo. Kaya meron tayong stockpile. Okay, yung stockpile, di ba din nagagaling sa QRF? Hindi, sir. Mitigation fund yun. Preparedness po kasi. So, ibig sabihin nyo, kahit walang bagyo, pag may yun na kailangan, meron tayong stock. Pwedeng gamitin ka agad. Hindi po gaya ng PRF. Kailangan ng declaration ng state of calamity para magamit mo yung fund. Sige, sa general fund natin, yung total ng fund natin meron ba? Hindi mahaba yun. Sa budget natin, itong taon na ito natitira. Yung sa... sa may calamity mo. Sa mitigation fund natin? Yung mitigation fund, naka-program sir yun. May mga kanya-kanyang activity na yun lahat. Pero meron tayo kasing ipinondo para sa stockpiling, which is So yun po yung 750,000 na stockpile. Ibig sabihin kayo magagamit, kaya ako po tinatanong Madam Pierre, kasi nga po, kalamidad, kailangan po natin ma-intact, masigurado, sapagkat pag pinatawag na naman kasi natin si Sir Homer, kumisad po. Balang ko din kasi siya pagdating sa ibang mga ano. Kaya salamat, Madam. Okay po. Yan po, maraming salamat po sa ating Thank you.
Madam Chair, something of that. Thank you.